Hello po mga Kalingap, mga mahal naming viewers at syempre po sa ating ama ng Kalingap na si Bal Santos Matumang at ang butihing at matulungin anak niya na si Kalingap Rob. Ang video po natin tatalakay ngayon ay ang nakuha ko kay Kalingap Rob. Shout out sa iyo Kalingap Rob. Nagrabing naantig ang aking damdamin sa 15 anyos na bagong panganak na ang kanyang katuwang sa buhay ay nasa 37 years old na. Bakit ba? Ano nangyari at pumasok at umibig ka sa halos ama mo na ining? Naku po, kuya, anong ginawa mo? Inasawa mo ang dapat anak mo na. Naku po, Diyos mio. Napuka ang pag-i-scouting ni Kalingap Rob nang mayroong lumapit sa kanya na isang lalaki. Nagmamakaawa, nababigyan ng pansin ang kahilingan niya na may pakita ang kanyang kaawa-awang kalagayan, lalo na sa kanyang kasama na 15 anyos lamang, nakapapanganak lamang. Kuya, ano pangalan mo kuya? Rolly Ramos po. Rolly Ramos. Ngayon kuya, kanina ay talagang gustong-gusto mo talagang pansinin ka namin, gusto mong puntahan namin yung bahay mo kasi parang wala ka ng ibang malapitan, kaya kasi nagtataka kami, syempre kadalasan pag medyo ganyan, medyo bata pa, malakas pa, di naman namin masyadong in-entertain kasi mas priority namin yung talagang walang-wala, pero kanina, kami dun sa pagmamakaawa mo, ngayon kuya, bakit po ganun na lamang ang paglapit nyo sa amin at gusto nyong mabisita ka namin, matulungan? Parang mapansin po yung kalagayan namin sa sitwasyon namin ngayon. Ngayon pa, bagong panganak yung misis ko. Bagong panganak yung misis mo? Opo. Ito po, simula na magkakilala po kami ng misis ko. Asan po yung misis nyo? Andito po. Ay! Andito yung mag-ina. Ay, grabe, andito. Ano pa yan, han? Batang, ano pa yung anak niyo po? Kapapanganak lang po? Lang po, oo. Kalalabas lang kahapon. Grabe. June 1 siya isinilang, inilabas. Di po ba delikado dito sa bahay niyo? Kuya Rolly po, Medyo na po, kaya inaano ko pong wala na nga yung Ang bihira. Kala ko ay Kaya pala grabe yung mo. Tutulo na. Pwede po ba dyan magpumasok dyan? Sige po. Sige, una na po kayo. Kasya po ba tayo dyan? Kasya po. Kaya lang bakit mo magpak na. Po, ining, ano itong pinasukan mo? Underage ka. Kung saan, teenager ka pa lamang. Tatay mo na nga ba yung sinamahan mo? Ituring na tatay. At ikaw naman lalaki. Anak mo nga ba yan? At dapat pangaralan mo at ginawa mo, sinamantalan mo ang kahinaan at kabataan na kinakasama mo ngayon, ano ba yan? Diyos mio, ke barbaridad! Ano nga ba yan? Nariyan na yan. Kaya lang, kuya, bata pa yung kasama mo na baka magbago ang laman o takbo ng isipan ng kasama mo. Para bang naglalaro lamang si Indeng ng pantintero. Pantintero lang ba yan? Talaga, naku po si Indeng, may anak na ngayon. Siya ang misis niyo po? Opo. Bata pa ito ah. Pang anak namin. Bata pa ang misis mo tayo. Okay lang po ba na na mabidyoan ko si misis niyo po? Sige. Okay. Sige lang po. Uy, may aso? May aso sa ilalim? Wala po yan. Hey! Biro, may aso. May aso sa ilalim. May anak. Baka abulin kami tayo. Pumbira, gulat ako kuya Jason. Pumapasok ka dito, mayo ko ka po. Bata pa pala yun. Sige po. Pwede po ba? Sige po. Pakagatin ako yan. Hindi po, ako bahala. Aso ko naman yan. Maagang namulat sa pagiging ina si Ining. Paano nga ba? Niya hinarap ang mga pagsubok ng pagiging isang batang ina. Being a mother is difficult, full of sacrifice. Nakakalungkot lang tingnan na maraming bata sa ngayon ang nagbubuntis ng maaga sa maraming kadahilanan.
Kaya kailangan sa ating school ngayon ang proper sex education classes. Sa pagtuturo nito, kinakailangan ang pag-intindi sa mga responsibilidad at mga choices na ginagawa natin in terms of sex. Hindi basta na lamang makakilala ng boyfriend, sex na agad ang mangyayari. Na walang tigil ang pagbubuntis ng isang kabataan ngayon. Kaya dapat lagi po tayong merong classes sa mga ganitong kalagayan nang hindi po napapariwara ang ating mga kabataang babae. Kung iiwan niya din ako, sana noon pa eh, hindi niya pa ako iniwan. Era, tanggap mo ba to si Kuya Rolly? Mahal mo ba si Kuya Rolly? Ha? Hindi ka naman niya pinababayaan. Simula nung nabuntis ka, palagi talaga siya nandyan. Hindi po. Ano nga ba ang plano ni Kalinga Prab sa kawawaawang kawalagayan nila ni tatay na 37 anyos at 15 anyos na batang ina? Bahay na maturingan, kaunting galaw, magigibana. Maari bang pabayaan ni Kalinga Prab ang sitwasyon nila ngayon? Siyempre sa maabot na makakaya, nariyan ang Kalingap na tulad ni Kalinga Prab na handang tumulong sa nangangailangan. Tulad ni Kuya at ang bagong ina na bagong panganak na kasama niya sa buhay. Kaya mga viewers, no skip adlang po sa ating Kalinga Prab. Lagi po nating suportahan ang kanyang mga channel nang lalo pa siyang makatulong sa ating mga kababayan. At sa susunod po na episode po ng ating video na kung hanggang saan po aabot ang tulong na ipagkakaloob ni Kalinga Prab. At ang munting hiling po sa mahal nating mga viewers, pasupport din po ng aking munting channel. Salamat po and God bless you all. Ang plano nyo ngayon, Era, sa inyong pamilya? Anong gusto mong mangyari sa inyong pamilya? Gusto ko lang po maayos yung pamilya. Maayos ang pamilya? Maayos po na buhay. Ang maipayo ko lang sa iyo, Ineng, na pagsikapan na pumasok uli, bumalik sa pag-aaral at nang kahit papaano makakuha ka ng magandang kurso. At tatay, mag-family planning, huwag muna mag-anak, huwag muna sundan si baby at palakihin palakihin po natin ang inyong baby. At no kids muna hanggang ngayon, sa ngayon, pag-aralin mo si Ineng na kahit paano. Pag nakakuha siya ng magandang at makatapos ng kahit paano, makatulong din yan sa iyo. Okay? Thank you!